At dahil nga tataas ang presyo ng petrolyo ng hanggang 12 pesos bukas, kanya-kanyang diskarte ngayon ang mga motorista. Para sa update, live na magbabalita mula sa Maynila, si Mon Gualvez. Mon, 6 hanggang more than 12 pesos ang magiging taas presyo sa petrolyo bukas. Base pa lamang yan sa pagtataya ng Unioil. Ganito rin daw ba ang projection para sa iba natin na gasoline station so far, Mon? Alam mo, Jeko, sobrang sakit sa bulsa marinig na talagang mahigit 12 pesos yung inaabot or aabutin ng posibleng taas presyo nga ng produktong petrolyo bukas. At sabi mo nga, di ba, projection pa lamang ito ng Unioil. Wala pang direktang abiso ang nilalabas na projection ng iba pa mga oil companies. Although, ang sinasabi nga din ng karamihan, halos magiging ganito rin yung magiging price range increase na mangyayari sa mga fuel products. Kaya naman ang Department of Energy, particularly si Secretary Alfonso Cusi, nananawagan na nga at humihiling sa mga oil companies na kung kakayanin ay gawing staggered o pautay-utay ang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Idagdag pa dyan yung kanyang pakiusap na kung kakayanin pa nga magkaroon ng mga discount, itong mga oil companies ay gawin na rin. At the same time, nakikiusap din si Secretary Cusi kung maaari sa mga consumers na magtipid daw sa pagkonsumo ng mga produktong petrolyo. Diego. Mon, paano ngayon dumidiskarte mga motorista natin dahil wala namang silang magagawa kung hindi magpakarga ng gasolina? Tama ka dyan, Diego. Talagang no choice ang karamihan sa mga motorista sa nangyayaring pagtataas presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya nga bukod sa mga nagmamaneho ng pampublikong sasakyan, isa rin sa mga umaaray talaga dito, yung mga pribadong motorista. Karamihan sa kanila ay talagang kung kakayanin nga na hindi na gamit yung sasakyan, ganoon na lang daw pwede nilang gawin. Pero syempre, hindi naman daw pwede dahil masisira din yung kanilang mga vehicles. No? Kaya naman ang iba, less talaga yung paggamit ng kanilang mga sasakyan sa mga panahong ito dahil napakataas nga raw ng presyo ng fuel products. Narito yung ilan sa mga pahayag ng mga nakausap nating motorista. Hindi pwedeng gawin yung pagtitipid. Paano po kung may emergency or what? May bibiling ka sa palengke, nakasakay ka sa... COVID pa naman ho ngayon, siksikan. O di mag... Wala kayong magagawa kung hindi magpagasolina kahit mahal. Pero sana tulungan tayong gobyerno. Kung paano bababa yun. Eh kung mawalan ako ng angkol, babalik ako sa jeep. Eh ganun pa rin kataas yung jeep. Baka hindi na ako magana buhay dahil nasa parang taas ng gas, di ba? May update ba tayo sa hiling ng mga PUV drivers na magtaas ng pamasahe? Diego, maaalala natin, di ba, last week, if I'm not mistaken, talagang nagkaroon ng meeting ang mga PUV, mga public transport groups at the same time with LTFRB regarding nga dito sa fare increase. At ang sinabi, talagang umatras na or inatras na rin ng mga transport groups yung kanilang panawagan na magtaas pasahe nga, no? Dahil nga sa pangako naman ng gobyerno na dalawang beses maglalabas ng fuel subsidy. Pero ang isa sa inaabangan natin ngayon, kung itutuloy ba ng ibang mga transport groups ang kanilang petisyon or kanilang panababala na sila ay magkakaroon ng transport strike dahil nga sa pagtataas na naman ng presyo ng mga produktong petrolyo. Yan ang inaabangan natin naman ngayon kung kanila pa rin niya itutuloy sa mga darating na araw, Diego. Mo, noong nakarang linggo, sinabi ng Department of Labor and Employment na pinag-aaralan na rin nilang pataasan ang minimum wage. May update ba dito? Tama ka dyan, Diego. Mismong maalala natin, no, mismong si Labor Secretary Silvestre Bello III na nga ang nagsabi na talagang he is requesting na i-review na nga itong minimum wage para taasan at i-adjust na nga, no, para dahil nga sa nangyayari nga ngayon na mga daming taas presyo na nga ng hindi lang ng gasolina or ng petrolyo, kundi maging ng mga pangunahing bilihin. At ang nasa petition daw or nasa lamesa nila ng mga petition so far ay yung 750 pesos na minimum wage petition. Yan ay para sa NCR, Region 3, Calabarzon, maging sa Central, Western at Eastern Visayas. Yan yung isa sa mga pinopropose para at least umabot man lang daw sa talagang current na pangangailangan ng mga kababayan natin manggagawa. Pero just this morning, nag-file naman ng petition ng Trade Union Congress of the Philippines sa DOLE para magtaas ng 470 pesos mula sa 537. So a total of 1,000 pesos and 1,007 pesos ang kanilang panawagan na maging minimum wage daw para talagang bumase sa pangangailangan ng ordinaryong manggagawa with a family of five. Diego.
Maraming salamat, Mon Gualvez.